Summer na naman mga kasoksay. Sarap mag-travel goals. May naisip ka na bang lugar kung saan pwedeng gumala, magpalamig at lumayo sa ingay ng mundo? Well, samahan niyo ako dahil sa video ito ay aalamin natin ang 10 pinakaliblib na lugar sa buong mundo. Pero bago yan, please like and subscribe. Sikat na naman ang mga beach resorts at lugar kung saan pwedeng makapag-relax. Siguradong siksikan na naman ang mga swimming pool sa mga taong gustong magpalamig. Kung naghahanap ka ng lugar na hindi mo na kailangang makipagsiksikan sa taong ayaw sa'yo, sa lugar na pwede mong puntahan, maaaring malaki ang maitutulong ng bidyong ito at mahahanap mo ang tunay na katahimikan. Kaya, simulan na natin. Number 10. Pitcairn Island. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa gitna ng karagatang Pasipiko, halos nasa pagitan ng mga bansa sa New Zealand at Peru. Isang islang kakaiba na 65 lamang ang mga mamamayan. Karamihan ay grupo ng mga sailors na pawang nagmula sa iisang lahi. Sila ay may kasunduang walang iwanan. Sana all hindi iniiwan. Ang islang ito ay bukas sa mga turista pero hindi basta-basta ang pagpunta dahil kailangan mo munang mag-travel patungong Tahiti at habulin ang flight patungong Magareba. Ang flight papunta sa lugar na ito ay isang beses lamang sa isang linggo. Sa kabuuan, aabot sa halos isang buwan ang iyong paglalakbay papuntang Pitcairn Island. Have a nice trip, kasoksay! Number 9. Tristan da Cunha. Ang pinaka-isolated island sa buong mundo. Ito ay bahagi ng teritoryo ng British na may 235 na mga naninirahan, kilala bilang mga islanders. Dahil na rin sa wild landscapes at makapigil hiningang sea cliffs, mga islang parte ng United Kingdom, ang pagpunta sa Tristan da Cunha ay mas madali kumpara sa Pitcairn Island. Kailangan mo lang sumakay sa eroplanong papunta sa Cape Town. Then, sumakay ng bangka na naroroon. Siguraduhin mo lang na may extra money ka at mahabang unawa dahil tumatagal ang biyahe sa dagat mula 5 hanggang 6 na araw. Number 8. Palmerston Island. Ang islang natagpuan ni James Cook, bahagi ito ng New Zealand na halos 62 lamang ang nakatira. Sila ay nagmula sa iisang angkan at ang pinakaunang nanirahan dito ay si William Masters. Siya ang nag-iisang ama ng lahat ng taong naninirahan dito. Ang buhay sa islang ito ay napakasimple lamang. Wala kasing palengke, bangko, halls at iba pa. Minsan ay may dumarating na barko para sa supply ng pagkain at gamit na mabibili mula sa outside world. Tubig ulan ang kanilang iniinom. Niyog at isda naman ang madalas nilang kinakain. Welcome ang mga turista. Wala mang hotel ay bukas naman ang pintuan ng mga bahay ng residente para patuloyin ang mga turista. Maabot sa 2 araw ang paglalayag na dadaan sa karagatan. Supay Village. Ang napaka-isolated na lugar sa Arizona, Amerika. Ngunit, lugar na may angking ganda. Ang populasyon nito ay halos nasa 300 mahigit lamang. At para marating ito ng mga sulat at package mula sa outside world, ay kinakailangang isakay ito sa isang kabayo. Ang Supay Village ay welcome para sa mga turista. Pero ang pagpunta dito ay hindi madali dahil kailangan mo ng lakas ng loob at determinasyon. Dahil nasa halos 6 na kilometro din ang layo nito mula sa Grand Canyon na walang maayos na madadaanan. Maaari kang maglakad sa tirik na araw. Pwede ka ring umangkas sa kabayo o kaya ay sumakay sa helicopter. Napaka-perpektong puntahan ito ng mga taong athletic, mga taong mahilig sa adventure at gusto ng mga mahihirap na desert hiking. Kailangan mo ding magbaon ng sangkaterbang tubig dahil umaabot ang temperatura dito sa 46 degrees Celsius. Number 6.
Larinconada. Ang Larinconada ay makikita sa bansang Peru, ang tinaguri ang pinakamataas na komunidad sa buong mundo. Kung may kaibigan kang mataas ang tingin sa sarili, talo yan sa Larinconada dahil siguradong malulula ka sa taas ng lugar dito na umaabot sa 6,000 talampakan. Sa taas nito, kung hindi ka sanay na wala siya sa buhay mo, hindi ka sanay sa matataas na lugar ay makaka-experience ka ng pagkahilo, pagkasakit ng ulo at hirap sa paghinga at kung minsan ay maaari pang bawian ng buhay. Ang lugar na ito ay nasa bundok na kadalasan ay nababalot pa ng yelo. Pero sanay na ang mga residente rito na mahigit sa 5,000 katao at napakaraming basura ang nagkalat kahit saan. Ang Larinconada din ang one of the dirtiest places sa buong mundo. Pero bakit nag-i-stay pa rin ang 1,000 mga taong naninirahan dito samantalang panay basura at napakalamig dito? Yun ay dahil sa ginto. Kaya lang, wala rin kaayusan sa pagmimina ng ginto. Lahat ay kanya-kanya. Walang boss, amo, manager. Walang sweldo, take all you can, ika nga. Number 5, itokotormit. Ang itokotormit ay matatagpuan sa Greenland. Kung gaano kahirap bigkasin ang pangalan nito, ganoon din kahirap puntahan at hanapin ang lugar na ito. Sa loob ng 9 na buwan, nagyayelo ang dagat sa paligid. Kaya kung gusto mong pumunta dito, kailangan mo munang mag-snowmobile at mag-ice skating. Ang nasa 450 na mga residente rito ay umaasa lamang sa supply sa outside world. May dumarating ditong barko kapag ang dagat ay hindi nagyayelo o minsan ay nakakatiran din sila ng mga helicopter. Pero ito ay napakabihira lamang. Ganoon man, may sari-sari store naman dito, maliit na paaralan, isang ospital, power station at engineering shop. Number 4, Mijingo Island. Punta naman tayo sa Africa. Ang Mijingo ay isang isla na matatagpuan sa Lake Victoria sa kontinente ng Africa. Na halos mahigit sa 500 lamang ang residente na bawang mga mangingisda. May kaguluhan at maingay ang mga tao rito. Kaya kung isa kang maingay na marites, pwedeng-pwede ka rito. Ang lugar ay nananatiling matao at maingay dahil ang paligid ng islang ito ay kakikitaan ng isda na siyang pinagkukunang yaman ng mga tao. Pero hindi lahat ng lugar ay nakabubuti sa atin at pwedeng puntahan. Lalo na kung wala kang lugar sa puso niya. Ang isla kasing ito ay napakasikip. Karamihan pa sa mga bahay rito ay gawa lamang sa mga pinagtagpi-tagping mga yero at mga inanod na basura na mapapakinabangan pa. Ang magandang balita, mahahanap mo sa lugar na ito ang pangangailangan mo. Mayroon din silang cellphone at iba pang kagamitan. Number 3, Villa Las Estrellas. Sa tuwing mapag-uusapan ang Antarctica, ang naiisip natin ay parang pag-ibig niya sa'yo. Napakalamig. Akala natin puro yelo ang lugar na ito. Pero ang hindi natin alam, may nakatago palang maliit na pamayanan dito. Ito ang Villa Las Estrellas na may 14 na kabahayan, bangko, post office, paaralan, ospital, simbahan at souvenir shop para sa mga turista. Hindi lang Liblib ang lugar na ito. Dahil kung gusto mong tumira dito, kailangan mo lang namang ipatanggal ang iyong appendix. Dahil na rin sa basic lamang ang kaalaman ng mga doktor at hindi rin kumpleto ang facility at kagamitan ng ospital. Kaya naman ang requirements para sa mga gustong tumira dito ay ang pagpapatanggal sa kanilang appendix. Kaya kung gusto mong mabuhay sa lugar na napakalamig, ready mo na rin ang iyong appendix. Number 2, Cover Fetty. Ang lokasyon na ito ay mapanganib dahil sa mga wild animals na handa kang atakihin at gawing hapunan. Pero ang panganib na ito ay hindi banta sa lahat ng residente ng Cover Fetty dahil ang kanilang komunidad ay nasa ilalim ng lupa
Halos 70% ng opal sa buong mundo ay sa cover Fedi Nagmula. Ang opal kasi ay isa sa pinakamaganda at valuable na bato sa buong mundo. Dahil sa dami ng mamahaling bato sa lugar na ito, pinili ng mga tao na manirahan sa ilalim ng lupa. Malapit na kasi sa kanila ang kabuhayan at ligtas pa sa wild animals at banta ng kalikasan. Halos nasa 2,500 ang mga tao rito. Kumpleto pa sila sa mga basic services. Pagmimina ng opal ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dito. Pero humahatak din ang turismo upang makita ang nagkagandahang underground hotel at iba pang pasyalan. At ang ating number one, o miyakon. Nasa mahigit 500 ang residente ang naninirahan dito. Grabe ang lamig dito. Umaabot sa negative 68 degrees Celsius dahil sa sobrang lamig dito, hindi na makapagtanim ng gulay ang mga residente. Kaya ang madalas kainin ng mga tao dito ay ang high protein tulad ng hilaw na isda, karne ng usa, atay at cube na gawa sa dugo ng kabayo na hinaluan ng macaroni. At kung sakali na may mamatay na tao, kailangan munang magsunog ng isang lugar upang matunaw ang yelo, upang mailibing ng maayos ang labi ng mga taong namatay. Walang kotse, walang cellphone, at ultimo tinta ng ballpen. Tumitigas dahil sa sobrang labig. Kaya kung nagre-reklamo ka na sobrang init ngayong summer sa Pilipinas, ang umyakon ang bagay sa'yo. Alin sa mga nabanggit na lugar ang nagustuhan mo? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like, subscribe, at maraming salamat sa panonood. Pasoksay!